Magandang umaga po. Assalamualaikum, Reverend. Malaikum salam, mga kabayan. Good morning. Good morning po. Ay, hindi pa rin po good morning sa ating mga kababayan doon sa Zamboanga City. Jadi hirong greeting. Apo, apo, apo. Ano po ba talaga ang magpapahinto sa naturang stand-off pa rin sa Zamboanga? Sapagat akala ho namin last week ay matatapos na nang nagsalita na ho si Vice President Jejomar Binay na sinasabing, yun na nga, tatapusin na raw ni Chairman Nur Misuari ang kaguluhang yun. Yun o kabayan, nung isang gabi, Chairman woke me up at about 1 o'clock. Opo. And he asked me kung pwede ako makatulong to supervise the peaceful withdrawal. Kasi there was already, sabi niya, an agreement between Yasmin and Vice President Jejomar Binay na magkaroon ng ceasefire. So, hindi naman niya pwedeng i-reject yung offer. Kaya sabi niya, okay. But that was supposed to be done about 7 o'clock the following day. But wala rin nangyari. 4:30 the following morning, nag-umpisa na naman ang barilan from the helicopter. So, siyempre, nag-retaliate din itong mga sundalo ng MNLF na nandyan sa area. So, until now, it is continuing. Hello? Ang sinasabi po ang sinasabi po ni Gerald Yasmin ay kinakailangan daw na mag-withdraw kayo ng walang kondisyon. Wala namang kondisyon eh. Wala kayong hinihingi. Alam po, hindi naman kami ang naghingi ng ceasefire. As far as the MNLF is concerned, walang ceasefire. Pero sila ang nag-offer ng ceasefire. And alam mo naman siya, mga Islam yan, ano, mga Muslim yan. And sabi nga sa kanilang libro, if your enemy offer to talk peace, hindi mo, wag mong i-reject. No? Kaya si Chairman accepted yung offer ni Jejomar Binay, ating Vice President. And he was hopeful na ito yung end di isano. Pero wala. Okay. So, malinaw po na wala kayong inihinging kondisyon sa naturang pag-withdraw? Wala din kami. Yung withdrawal na yan, you know, I think because si Jess Duresa called me, no? And I also was part of that kabatangan problem before, standoff, no? Kabatangan SIG. And we tried to find a way out without... So, sabi namin, simultaneous ceasefire and simultaneous withdrawal. Wala naman. Wala naman kami. Opo. In this case, wala kami kasi hindi ang MNLF hindi naghingi ng ceasefire. Okay. Pero nung pinag-uusapan daw po ang naturang withdrawal at yung ceasefire, ay patuloy naman daw nagpapaputok ang MNLF. Kaya... Kasi hindi pa na-implement eh. It has not been implemented. Ang alas 4, ang military naman, oh please. Okay. Ang military naman ang nag-umpisa ng strapping ng Santa Catalina at ibang mga area. 4 o'clock in the morning. We were expecting that 7 o'clock ma-effect yung... ceasefire. Mininegosyate yung ceasefire. Okay. Totoo bang sinabi ni Chairman Nur Misuari na hindi niya pwedeng mapatigil ang nangyayari sa Zamboanga at kinakailangan daw makipag-usap kay Commander Malik? Hindi, mali yun. Mali yun. Sabi kasi the mayor was trying to negotiate with the chairman. Sabi ni chairman, I am very far away. I'm here. Malayo ako.
Kaya I do not know really what is the situation on the ground. Pero sabi niya, nandyan yung aking commander. Field commander ko, nandyan. And therefore, you talk to him. Mm-hmm. So, yun ang sabi ni chairman. Oo. Pero yung bang withdrawal na yon ay naiparating ho ni Chairman Misuari kay Commander Malik bago ipatupad sana yung ceasefire. Alam namin, alam na yon ng lahat. Okay. Because the information was immediately disseminated. Yun ho, ano pa ho ang magpapahinto ngayon sa nangyayari sa Sambuanga? Ang OIC ho ba ay nakipag-usap na rin sa inyo sa MNLF? Wala pa. Wala pa. Alam mo, ito kabayan, you have been vice president one time, ano? Please, to the government, put your acts together. Mm-hmm. Huwag na tayo magpolitika sa panahong ito. Opo. So kami, we will, the MNLF will continue whatever it has to do until the end. Kasi wala. Maraming nagsasawsaw. Maraming nagbibigay ng mga kanya-kanyang kuro-kuro. Eh, hindi naman nila, they cannot put their acts together and come up with one solution. Mm-hmm. So, kami, we went there to war, no? Ngayon, if government would like to end the war, it has to come up with a good solution. Acceptable to both sides. So, what solution ang acceptable ho sa MNLF? I do not know. We will have to hear first. Kailangan marinig natin. Kami, wala kami. As far as I am concerned, as a spokesperson, sabi ni Chairman Misuari sa akin, we will continue the war. Ang OIC daw po, Organization of Islamic Cooperation o Islamic Conference, ay nag-offer na ng kanilang tulong para matapos na ang krisis sa Sambuanga City. So kung kayo'y kakausapin po ng OIC, nakahanda po kayo para sa pagtatapos o withdrawal ng nangyayari sa Sambuanga City? Alam mo, we have come to the point, kabayan, opo, na kami sa MNLF, myself in particular was authorized to listen to what the government would like to say. Even the OIC. I was with the Committee of the 12, the one that was providing the assistance para sa peace process. Yung Committee of the 12 of the OIC. I was with them in at the consulate in Davao City. And ang sabi nila sa akin, we will not dissolve the Committee of the 12. We would like to continue to offer our services where we are needed. Now, if the government needed the OIC, probably they would have to approach the OIC. Okay. Remember the history, Ramos R. Marcos has to go to the OIC and to ask for interventions. Mm-hmm. So, napospon na raw ho yung usapan sa OIC? We asked for, kami ang naghingi ng postponement because you cannot go there on the 16th, that is today. Mm-hmm. No? Mm-hmm. But anyway, yung usapan, hindi naman usapan yung kabayan eh. They are making wrong impressions on our public. Hindi usapan yun. That meeting in Jakarta or in Indonesia was intended to officially announce the closure of the negotiations. Sasabihin nila officially, kasi official sila na itinalaga dyan eh, para mga siwa. Okay. Ngayon, we will officially inform both parties that the government has opted to close negotiations and they will not talk anymore. And sabi nga ng chairman, irrevocable, final, ang kwanayan ng gobyerno.
But that will have to be announced properly before they can report the matter to the UIC in the next ministerial meeting. Mm-hmm. So, ang dahilan lang talaga ho sa pagka-postpone ng usapan, gaganapin sana sa Yogyakarta, Indonesia, ang dahilan kaya hindi po, kami makapunta. Dahil kaya hindi makakapunta. Okay. Opo. May report po naman na sinasabing mga 100 na ang napapatay sa MNLF at kasama daw po sa mga napatay si Commander Malik. That is a propaganda. Mm-hmm. Ang nagdating din sa akin, over 100 and din na mga sundalo ang namatay. I do not know what to believe right now. Ano? Siguro we have to make a head count of those who have been martyred during these problems. Opo. Kanya-kanya ngayon, kanya-kanya ngayon bigay ng information for their own advantage. Okay. Sabi nila namatay si Commander Malik. Opo. Hindi totoo yun. Opo. So, patuloy pa rin po, Reverend, ang standoff sa Zamboanga at wala pa rin kayo nakikitang solusyon. As far as I'm concerned, no, sabi ni Chairman sa akin, no retreat, no surrender. So, ganyan. I don't know. I am at a loss to look for good solution to implement in order to effect a ceasefire and withdrawal. Opo. Pero nakahanda pa rin ho si Chairman Nur Misuari na makipag-usap para po sa withdrawal. He has always said, no, and I would like to repeat this. We are ready to listen. Now, pag hindi namin, hindi katanggap-tanggap sa amin ang imumungkahi, kabayan, obviously, hindi pwede. Pero noon, you go back to history, when Marcos went to the OIC, and the OIC proposed something that was politically viable, that was politically implementable, si Misuari naman accepted. Even during the time of Ramos, when I prevailed on Nur Misuari to go back to the negotiating table, I have to convince him that while it is true Ramos was the author of the war, but Ramos now is president and he is no civilian and he is offering this. And Nur Misuari accepted to go back to the negotiating table. That is on record. Mm-hmm. And ang inyong pagsang-ayon para sa withdrawal ay wala po kayong hihinging anumang kondisyon? Only a ceasefire? Yes. Wala din. We don't also want that government will make conditions. Mm-hmm. Ruas is saying that we will have to surrender. Even the left is not going to surrender. Ruas was saying yesterday, surrender first and then we talk later. We cannot trust this government anymore. O, ginaya na kami ng gobyerno ito maraming beses. Okay. I have been the senior negotiator under 5 presidents. Okay. And always we are at the disadvantaged side. So, siguro ngayon hindi na. Mm-hmm. Okay. Ang sabihin ko lang ulit, kabayan, makinig kami kung ano ang sabihin ng gobyerno o kung ano ang sabihin sino man ang gustong makialam sa usaping ito. Okay. But the decision as to whether we comply and we accept it is ours. Hmm. So, Reverend, no surrender, no retreat. No surrender, no retreat. Alam mo naman, kabayan, you're acquainted with the Muslims. The MNLF sa kanilang letterhead, nasabi doon, to victory or to the grave. At ang mga Muslim, pag they go to war, they do not expect to return home alive. Mm-hmm. To them,
It is a privilege to become a martyr for the sake of the war that they consider in jihad. Mm-hmm. So, to victory or to the grave? To the grave. Eh, sabi ko nga kahapon, kahit naubusin ninyo yung mga tao dyan, patay. In less than a year probably or two, there will be another group that will war with the, this government. Okay. Maraming salamat po, Reverend, and maganda umaga po. Yes, thank you very much, Kabayan. It is an honor to be featured in your program. Thank you. Maraming salamat po. Good morning. Good morning. Si Reverend Absalom Zervesa, spokesperson, MNLF, at ni Chairman Nur Misuari.